Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Mommy Rosie and today ay magluluto tayo ng laing. Ayan, makikita nyo na hinuhugasan ko yung taro leaves. Pwede rin hindi, but mas prepare ko na hugasan siya. So, ito yung ating mga ingredients. Meron akong baboy, hipon, and then, ayan na, sama-sama na sibuyas, luya, bawang, saka sili. And then, meron akong dalawang latang gata. Naglagay lang ako ng konting mantika. Hindi ko na minesure. Basta tantyahan na lang. And then, igigisa na natin yung ating bawang. Isunod na kagad natin yung sibuyas. At saka ilalagay ko na rin yung baboy. And then, yung isinama ko na rin yung ano dyan, yung luya. And then, lalagyan ko na to ng konting asin. At saka paminta para medyo may lasa na yung halo natin. Kapag medyo naluto na yung karne, pwede na natin ilagay yung ating unang gata. So, isang latang gata yung ilalagay ko. Tapos, dyan ko na rin sinukat yung tubig. Dalawang latang tubig. Okay lang na malabnaw yan. Total, lalagyan pa naman natin yan ng pangalawang gata mamaya. So, haluin lang natin ng konti. And then, antayin natin kumulo. Naglagay pala ako dito ng isang pork cubes. And then, mag-add ulit ako ng paminta. So, kumukulo na siya, kaya ilalagay ko na yung sili. So, hindi ko pala hiniwa yung sili kasi para makakain yung anak ko. So, kung prepare nyo siyang hiwain, mas mainam. And then, ilagay ko na yung hipon. Hindi ko na siya ginisa. Kasi mabilis lang naman itong maluto. Kung prefer nyo gisahin yung hipon, okay lang din naman. Kanya-kanyang style naman yan ng pagluluto. And then, mag-add lang ako ng isang spoon ng bagoo para mas malasa yung ating laing. And then, aantayin ulit natin yung kumulo bago natin ilagay yung ating taro leaves. So, inilalagay ko na yung dahon ng gabi or yung ating taro leaves. Hindi natin yan hahaluin kasi totoo yung kumakati siya saka pumapait. Ilang beses ko na na-experience bago ko na perfect yung lasa ng gabi na or ng laing na gusto ko. Ilang beses muna akong na-fail. So, i-press lang natin siya pero wag natin siyang haluin. Konting press-press lang para umibabaw yung gata. Takpan lang natin and then pakuluin natin ng mga 15 to 20 minutes at pag kumulo na siya, pwede na natin siyang haluin ng haluin hanggat gusto natin. Hindi na yan magiging makate or mapait. So pagkatapos kong haluin, tatakpan ko ulit yan at pakukuluin ng mga 30 minutes. So, after 30 minutes, medyo natuyo na yung sabaw niya. Pwede na nating ilagay yung pangalawang gata. And after nyan, another 30 minutes ulit na pakukuluin sa mahinang apoy para mas malambot yung ating laing. So, depende sa inyo kung gusto niyo yung mas mabilis na luto, pwede rin naman. Kaya lang, mas prepared ko siya na lutuin ng medyo mas matagal para mas malambot siya at masarap. Ito na ating laing, ready na for pananghalian.
Subukan nyo na, mga mami. Maraming salamat sa panonood, sa uulitin.